Isang magandang araw muli sa ating lahat, mga magulang ko at mga kapatid, mga manonood at mga sumusubaybay. Panambitan, isang munting pagninilay ng mga paglulugod natin ng mga salita ng Diyos sa ating buhay at sa ating mga pang-araw-araw. Stay! Yan ang ating topic ngayon. Stay at home! Stay! Madalas ito yung narinig natin, stay at home, stay safe. Stay with me. Maraming mga awitin din na mga pinasikat ukol sa awit na stay. Pero tandaan natin, pasalamatan natin yung ating mga frontliners, na ating mga masisipag, especially yung ating mga volunteers na nakikipagtulungan upang mapagtagumpayan natin itong crisis na ating pinagdadaanan. Kaya mas maganda na samahin niyo ako sa tuwina sa mga bawat episode para sa ating mga pagninilay, sa ating mga pagluhog sa mga salita ng Diyos na siyang magkakaroon ng paghilom at ng kagalingan ng ating spiritualidad at pagpapalakas ng ating pisikal na pananampalataya at pangangatawan. Okay, sa araw na ito, pagnilayan po natin ang verse of the day na ating pagnilayan ay ang nakasulat sa Aklat ni Juan, chapter 15, verse 9. Kung paanong iniibig ako ng Ama, ay gayon din naman, iniibig ko kayo, magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Totoo, magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Kung titingnan natin, merong tinatawag na command, merong utos, merong habilin sa atin na manatili kayo. So, kung ang pananatili natin sa ating mga tahanan ngayon ay para tayong mga gusto nang makalabas agad-agad, bakit? Kasi tayo ay nananabik para makaroon ng kalutasan yung pangangailangan ng ating pamilya. Alam natin na hindi lahat ay naabot ng lahat ng tulong. Pero sabi nga, kung ating titignan, buhay na buhay pa rin tayo ngayon sa biyaya ng Diyos dahil marami siyang mga kamay na pinagkakatiwalaan upang dumaloy sa atin at umabot sa atin yung mga tulong at biyaya at pagpapala. Ang daan, sabi nga, kung titignan natin, pag-ibig, stay. Ito yung madalas na inahanap at inahangad ng bawat isa. Paano nga ba tayo mananatili? Kung ang nais ng Diyos pala ay tayo manatili sa Kanya. Pero ang pinanggagalingan na tinutukoy niya rito, walang iba kundi yung pag-ibig. Correct. Pag-ibig na kung saan, ito daw yung magiging sanhi. Isang magiging dahilan upang tayo ay laging magbuklod sa isang direksyon ng ating pagmamahal at pananampalataya sa ating Panginoon. Pagmasdan niyo po yung larawan na ito. Dalawa o apat na mga larawan po na makikita natin yung dalawang larawan at kabila naman dalawang larawan na kung saan sumisimbolo sa isang masayang pamilya at malungkot o magulong pamilya. Marahil kung papipiliin kayo, mga manonood at mga taga-subaybay, ang pipiliin natin yung masaya. Kung titignan natin, yung kasiyahan na to, alam natin na ito ay dapat na nagsisimula at nanggagaling sa ating mga sarili. Bakit yung larawan na ito na ating halimbawa ay mga pamilya? Dahil dito ngayon, sa ating panahon ngayon, while stay at home, dito nagsisimula kung paano natin i-a-adjust yung isang nanay na magagalitin, yung isang tatay na pikunin at magagalitin, at yung mga anak na mga pasaway at mga tamad. At sabi niya ay, dito ay nagkakaroon ng magandang remedyo. Alam niyo ba, mayroong isang pamamaraan upang ito ay magkaroon ng kalutasan. Dapat kayo ay sabay-sabay nakakain. Kayo ay sabay-sabay na magkwekwentuhan. Sabay-sabay na kung saan dito makikita natin. Ito yung panahon upang ang mga magulang ay magpakamagulang. Ito rin yung panahon upang ang mga anak ay iparamdam na kahit na sila ay may mga edad na at mga nagbibimit at nagdadalaga na, ipadama ninyo sa inyong mga magulang na kayo ay anak, no? Isang simpleng pamamaraan ito upang manatili yung stay. Yung stay, ano yun? Yung spark ng pagmamahal ng bawat pamilya ang bawat isa sa atin. Kasi ito lamang yung pamamaraan. Meron tayong salita na dapat nating tandaan. Una, sanctuary. Ulitin nyo, sanctuary. Ano yung mga santuaryo na ito? Actually, sanctuary is a sacred place. Sacred place na kung saan yung pagiging sagrado nito sa ating pagkatao, sa ating pananampalataya,
eh dapat hindi siya nalikabukan. Dapat hindi siya naka-lights off. Dapat ito ay naka-lights on. How come na yung santuaryo na ito ay pinatutungkulan tungkol sa pag-ibig on how to stay? Yeah, stay lights on. Yung santuaryo natin na ito ng ating pananampalataya, yung santuaryo ng ating pagpupursige upang maitaguyod natin ang pagiging isang mabuting Kristiyano. Sanctuary. Dapat ito ay titignan natin mabuti. Second, from the word stay, trust. Magtiwala tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya araw at gabi. Nakikita niyo naman sa mga news, no? Despite ng lahat ng mga poorest of the poor, pero nakikita natin, may pamamaraan ng Diyos. Meron siyang pamamaraan upang tayo ay maramdaman natin na tayo ay hindi nag-iisa. Nararamdaman at ipinadadaman niya na tayo ay merong karamay. Lahat ng problema, may solusyon. Lahat ng suliranin ay merong karampatang inihanda ng mga pamamaraan sa mabuting pamamaraan, sa mabuting gawi. At syempre, ang pinakamainam upang manatili ang pamilya ninyo, manatili kayo sa bawat isa na kayo ay laging naka-stay in the guidance of the Lord, ano yon? Kayo dapat ay laging handang tumanggap. Yes, handang tumanggap ng pagkakamali, handang tumanggap ng pagkukulang ng magulang, pagkukulang at pagkakamali ng anak. Bakit? Di ba ganito? Kahit na nagkakamali at nagkakasala ang ating anak, ang ating magulang, ang ating kadugo, kahit ang ating kaibigan, dapat marunong tayo tumanggap. Kasi lahat tayo ay nagkakamali. And the mere fact, kapag meron tayo nito, yung spirito ng Panginoon, stay. May new spark niya nandiyan lagi. Lagi siyang isang kandila na nagniningas siya at nag-aalam. No? And tandaan natin, from the last word, from the stay, yes. Yes for the glory of God. Yes. Yes for the glory of God. Isang simpleng pagninilay, isang simpleng pagbabahagi ng kanyang mga salita na ito, ang siyang magsisilbing ningas upang mabago ang iyong kapwa. Sa pamamagitan ng programa na ito, maaring ang iyong kaibigan, maaring ikaw ay nangangailangan ngayon ng tunay na pakikinig. Kaya mga magulang ko at mga kapatid, pagnilayan natin yung salita na stay, sanctuary, dapat ito ay laging napapabanal sa ating pagkatao. Second, trust. Dapat ito ay nananatili ang pagtiwala natin sa Diyos araw at gabi, anumang mangyari. Third, accept. Tanggapin mo sa sarili mo na ikaw ay nagkakamali, na ikaw ay may kahinaan, na tayong lahat ay kailangan tumanggap din kung papaano tayo tinanggap ng Diyos sa kabila na tayo ay nadadapa. At yes, yes for the glory of God. Amen. Sabay niyo po sa isang munting panalangin. Ave Maria Purissima, sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong biyaya at buhay na wala po kayong sawa na nagbubuhos ng mga tulong, nagbubuhos ng lakas, ng talino at kakayahan sa aming araw-araw. Patuloy niyo nawa kaming protektahan, ilayo sa lahat ng kapamakan, lalo tigit ang aming bansa, lalo tigit ang mga frontliners, at lalo tigit ang aming mga leaders. Ang lahat ng ito ay aming samo sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen and Amen. Ave Maria Purissima, sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po.